Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Sabado, kasunod ng Miyerkules ng Abo, ang pasimula ng panahon ng Kuwaresma. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalo tigit ang agarang pagaling ni Daryl Gaddy, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan, at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pangalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian, at akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Sa lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig.
matutulad sa batis, na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ang mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating puntasyon ang makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang buong. Mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay, sinabi pa ng Panginoon, iyong igalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y, mamahinga kayo't huwag maglalakbay. Ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupang ibinibigay ko sa nuno niyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob na matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob na matapat kong masunod. Magsitayo po ang lahat. Sinabi na pong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano sa paningilan ng buwis na nagngangalang Levi. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalon niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan? Sinagot siya ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating nakikiisa mula sa iba't ibang panig ng mundo sa ibang bansa.
Bakit po kayo naririto ngayon? O bakit kayo sumimba ngayon? Bakit kayo narito sa pambansang Dambana? Napakarami natin ngayon. Anong inyong ginagawa dito? Sisimba po, Father. Mag-o-offer po ng bulaklak kay Padre Pio, Father. Hahaplos po kay Padre Pio. Sasahod po ng holy water. Bibili po ng langis. Maaaring yun ang dahilan ng iba. Ang iba naman, Father, ako po'y may sakit. May hinihiling po ako. Gusto ko pong makaalis ng ibang bansa. Gusto kong maging maayos ang samahan sa pamilya. Gusto kong magkatrabaho. Bakit kayo naririto? Marami sa atin nakakaligtaan ang tunay na dahilan kung bakit tayo sumisimba. Laging nasa sa isip natin, dahil may kailangan ako, dahil may sakit ako, dahil may pinaghihirapan ako, dahil may gusto kong hilingin, napaka makasarili natin sa tuwing lalapit tayo sa Diyos. Bagamat may ilan sa atin at nakakatuwa na naririto, magpapasalamat po, Father, nakapasa po sa exam. Magpapasalamat po, Father, gumaling po. Magpapasalamat po, Father, nagkaroon ng anak. Tama. Sapagkat kung lagi lamang tayong hihiling at naririto tayo dahil may gusto tayong mangyari, para namang napaka-unfair natin pagdating sa Diyos. Bagamat, kahit yun ang dahilan natin, kayo'y laging tatanggapin ng Diyos. Pero mga minamahal, mahalaga pong iisa ang dahilan kung bakit kayo naririto. Hindi dahil kay Padre Pio. Huwag kayong pupunta dito dahil kay Padre Pio. Mali. Lalong huwag kayong pupunta dito dahil kay Father. Lalong mali. Father, Father, anong oras po ang misa ninyo? Sisimba po kami diyan. Hindi ho si Father ang pinupuntahan dito, ha? Iisa ang dahilan kung bakit tayo naririto. At maging si Padre Pio, yun ang gusto niya. Pumupunta kayo dito hindi dahil sa kanya, dahil kay Jesus. Kung kayo po'y may iba pang dahilan ng pagpunta dito, umuwi na kayo. Huwag na kayong bumalik dito kung hindi si Jesus ang dahilan ng pagparito ninyo. Sapagkat kung hindi si Jesus, ay anong pinagkaiba natin sa mga iskriba at mga pariseyo na ang sinasabi kay sa mga alagad, bakit kayo sumasama? Bakit kayo kumakain kasama ng mga makasalanan? Ay biruin ninyo, kung sabihin ni Jesus, ang mga pwede lamang sumimba sa Padre Pio ngayong alas 12 ay yung mababait. O taas ang kamay nang naririto dapat ngayon. Yun, yung bata, tama. Ay baka pagka lahat ng mababait lamang ang naririto, wala rin magmimisa sa inyo. Pare-parehas tayong wala dito. Yun ang dahilan kung bakit hindi ang ating sarili, ang ating pangangailangan, ang ating gusto, kung bakit tayo naririto. Kaya tayo naririto at kung bakit malaya tayong nakakapunta dito dahil kay Jesus. Lahat ng kagalingan sa iyong sakit, si Jesus ang magkakaloob. Lahat ng sagot sa iyong problema, tanging kay Jesus manggagaling. Lahat ng nakakalito sa buhay, gusto mo ng kaliwanagan, si Jesus lamang ang makapagbibigay. Sabi ni Jesus, naparito siya hindi para sa magagaling, hindi para sa mababait, naparito siya para tawagin na magsisi ang mga makasalanan.
Sino yung makasalanan? Tayo. Kapag ka ikay nakikipagchismisan, kapag ikay napakataray, kapag ikay napakadamot, kapag ka ikay laging galit, kapag ka ikaw ay hindi tumutulong sa iba, kapag ka ang nakikita mo lamang ay mali ng iba, yun ang makasalanan. At yun tayo. Kaya malakas ang loob nating pumunta dito, hindi dahil tayo ay may pangangailangan, kundi dahil alam natin na ang pupuntahan natin dito, kaya kang tanggapin kahit sino at ano ka man. Kahit inaantok ka ngayon, kahit tulog ka, huwag kang mag-alala. Yayakapin ka ni Jesus. Tanyo't nagtunghayan kayo. Ay, dayo kayo ng pagtulog dito eh. Kainitan eh, kaya tulog na tulog. Kakay natumbadiyan siya. Pero hindi iyon ang tinitingnan ng Diyos. Tinitingnan niya yung pagnanais mo na sa kabila ng ating kakulangan, dumudulog tayo sa Kanya. At yun po ang dahilan, mga minamahal. Sa kahit saang simbahan, tuwing pupunta kayo doon, ang dahilan, dahil kay Jesus. Sapagkat ang ating pangangailangan, ang ating sakit, ang lahat ng ating gusto sa buhay, magkakaroon lang ng kasagutan dahil kay Jesus. At yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang pusong laging humahanap sa iyo upang sa kabila ng aking kahinaan, ng aking pagkukulang, ng aking sakit, ng aking mga kasalanan, patuloy akong makadulog sa iyo sapagkat naniniwala ako na lahat ng sagot, lahat ng kapanatagan, lahat ng katiwasayan at lahat ng kagalingan ay manggagaling lamang mula sa iyong pagmamahal. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay,
ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikutin man ang kalangitan
Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Arsidiocese na Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na piging, ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin. Ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalaala. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye
tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung kayo naman po'y mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon upang maging isang pandaigdigang Dambana dito sa Asya. Ngayon po'y panahon ng Kwaresma, bahagi ng ating pagsasakripisyo at tayo bilang isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation, kayo pong lahat ay inaanyayahang mangumpisal ngayong panahong ito. Nasa ating screen ang mga schedule ng ating pagpapakumpisal. At tuwing Biyernes po, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay mayroong pagdarasal ng Estasyon ng Krus sa alas 3 ng hapon tuwing Biyernes. Kayo pong lahat ay inaanyayahan, ang mga aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. Ayun pong darating na Biyernes, sa sunod na Biyernes, ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay may mga healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis. Una sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng ating Arsobispo Emerito ng Lipa, ang lubhang kagalang-galang Ramon Argelies. At sa alas 5 ng hapon, mayroon din pong isa pang healing mass at healing liturgy na may paglalangis. Pangungunahan naman ng isang pari ng MSP, Father JJ. Kayo pong lahat at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ngayon pong darating na Lunes ay magkakaroon ng pagsasama-sama ang lahat ng mga shrine rectors at coordinators ng buong Pilipinas. Meron pong mahigit na 100 mga shrine at basilica na dadating dito sa atin. Sa ganoong diwa, wala po tayong community mass ng alas 10 ng umaga ng February 19, Lunes, at February 21, Miyerkules, upang bigyang daan po ang pagdiriwang ng ACSP o yung tinatawag na Association of the Catholic Shrines of the Philippines. Pakisabi po ito, makikita rin yun ito sa ating Facebook page. At ngayong mga darating na araw, makikita ninyo ang ilan nating mga gawain ngayong mga mahal na araw at paanyaya para sa bisita iglesia at lakbay parokya. Mangyaring pakiabangan sa ating Facebook page. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles at ang pananalangin para sa mga may sakit. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil, gayon din ang mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Gayon din, Panginoon, hilumin mo at pakinggan ang panalangin naming lahat na mga may sakit sa aming diwa, isip, kaluluwa at katawan. Bigyan mo kami ng lakas ng katawan at liwanag ng kaisipan, ilayo mo sa lahat ng kapahamakan, at sa pamagitan po ni Padre Pio'y pagkalooban kami ng kalusugan sa aming mga karamdaman kung ito'y iyong kalooban, upang ang aming paglilingkod sa kapwa ay maging tanda ng aming paglilingkod sa inyo,
sa iyong kapurihan at sa aming kabanalan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Ibigin lagi ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Para po sa inyong kaalaman, itong relikya na naririto sa bandang ibaba na maaari niyong lapitan, yan po ay guwantes ni Padre Pio na may bahid ng kanyang dugo. Marami pa rin tayong relikya sa ilalim ng kampanaryo. Ipanalangin natin sa pamamagitan niya, tayo'y lalong mapalapit sa Panginoon. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Sa mga nagnanais po mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosa sa may extension ng Main Church. Ang puting rosa ay simbolo ng pasasalamat. At ang pulang rosa naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.